Isa sa pinakakilalang kaganapan sa Pilipinas ang Semana Santa. Ang mga araw na ginugunitan nating mga Pilipino ang pagmamahal ni Jesus sa bawat tao sa mundo. At kapag pinag-uusapan ang Semana Santa, kilala ang probinsya ng Marinduque bilang isa sa mga dinadayong lugar ng mga turista. Dahil sa kanilang tanyag na Mariones Festival o Mariones Lenten Rites, kung saan isinasalula at nagsusuot ang mga damit at mga sundalong Romano ang mga mamamayan dito. Ang mga Romano nagpahirap at nagpako sa krus sa ating mahal na Panginoong Jesus. Ginagawa nila ito taon-taon upang ipaalala sa ating mga Kristiyano ang pagmamahal at sakripisyong ginawa ng Anak ng Diyos para tayo ay maligtas sa ating mga kasalanan. Ang Mariones ay hango sa salitang mula sa Salakot o Native Hat noong 16th century. Ito ay naging kapistahan noon at sinasariwa ang buhay ni Longinus, isang senturyong Romano. Ayon sa Google, si Longinus ay ang nabulag ng Marion dahil sa pagtusok ng sibat sa tagaliran ni Jesus noong ito ay napako sa krus. Sa Mariones Lenten Rites, isa sa mga bida ay ang Marion. Talaga namang mamamangha ka sa mga nagagandahang kasuotan at mga maskara nila. Pero bukod dito, lingid sa ating kalaman, ito ay hindi lang para irampa ang mga bagay na ito. Merong mas malalim na dahilan kung bakit nila ito ginagawa. Kaya samahan niyo ako. Ating alamin ang buhay at panata ng Marion. Kailan ka nagsimulang mag-Marion? Year 2011. 2011, tama. Anong edad pwede kang magsimula mag-Marion? Wala namang age limit. Wala age limit? Wala. So kahit sino pwede mag-Marion? Kahit sino ano pwede. Ano yung mga requirements halimbawa? Ano? Wala namang parang ganun. Wala namang parang requirements. Open naman yun sa lahat. Basta handa ka. Ano yung mga event ngayong Holy Week ngayon dito sa atin? Sa meron ngayon yung Via Crucis. Ano? Via Crucis? Ano yung Via Crucis ngayon? Yun yung reenactment nung kay Papa Jesus na ano. Yung Fashion of the Christ. O, paano pag hindi ka sumama sa pagmamaroon? Para sa akin, pag hindi mo na kung halimbawa nakat hindi ka nakasama kahit isang beses lang sa isang taon, parang mawawala lahat yung pinaghirapan mo. Parang ganun. Pinaghirapan? Like, anong pinaghirapan? Yung pamamanata mo na, ano, yung pananampalataya mo sa... Bakit ka nag-Marion? Yung panata ko kaya nag-Marion ay gawa ng nung sin, yung since birth na may sakit ako. Tsaka ano yung sakit? Yung sa may ganito ko, yung pinaopera ko na ngayon. Napano yun? Ano yung inborn. Inborn? Anong meron sa may nagkatubig yung ganito ko. Katubig? Oo. Siguro mga, hindi ko matandaan kung 2014 ba? 15. Yun, tumawag sa akin yung doktor. Ano sabi niya? Na... ano, pwede na daw akong operahin. Naging successful naman yun. Naging successful naman, sa... Pamanata mo, palagay mo kay... ligtas ka, nakaligtas ka dahil yun. So, yun yung dahilan kung bakit ka naman. Kaya patuloy pa rin hanggat kaya pa. Kahit matanda ka na, hanggat kaya mong maglakad sa initan, hanggat kaya mong makasabay, ang pagmamoryon hindi lang basta-basta. Kasi yan ay isang tradisyon na taon-taon ginagawa. Yan yung headquarters nila. Magkano yan, boss? 80. 80,000?
Lahat lahat. Angas oh. Kasama yung masabi niyo. Sir, sabi nila sa iyo daw yung pinakamahal na costume dito sa ano sa Marinduque. Tanong ko lang kung magkano yung ganyang costume at saan mo ano saan mo siya nabili? 90,000 okay. Sa ano sa Antipolo, taga Antipolo yung ano ko, yung artist yung gumawa ng oo, Rogelson del Rosario pangalan. Rogelson del Rosario. Nasa Facebook naman yun, nakatag sa Facebook. Bakit siya ano? Bakit siya ganyan kamahal, sir? Iba kasi yung ano yung detail na talagang sobrang ano sobrang ganda ng mga detalyado. Saan siya gawa? Sa goma yung iba, tapos yung maskara sa fiberglass. Grabe mahal. Yung isa kay Sir Da Cairo na 80,000 daw yun eh, pero yun sa iyo yung pinakamahal. Nakakamiss. 2-3 years ago kasi ginawa yun eh, so medyo nag-up na yung price niya na, Sir Rodel Sir. Mga ilang taon ka na sir nagmumor yun? Pangatlong taon ko na. Bali nung unang dalawang taon sa Gasan ako nagpapanata. Tapos ito pangatlong taon dito na sa Buwak. Talagang ginastos mo sir, no? 3 years in the making naman kasi. 2 years tayo na hinto. So, maganda na yung ano. Angas yun. Pre, may tanong lang ako. Bakit ka namamanata? Namamanata ako kasi gusto kong magpasalamat kay God sa mga biyayang pinagkakaloob niya sa akin. Kasi ito lang yung way ko para mag-give back sa mga walang sawang blessing na binibigay sa akin ni God. Ilan taon ka na pre yung namamanata? Ale, 2 years na ako namamanata. Sa una, nung una sa Gasan, then ngayon dito na sa bayan ng Buwak. Hanggang kailan mo balak mamanata na yun? Hanggat kaya, hanggat buhay, namamanata ako. Yun yung pangako kay God. Sir, bakit ka po namamanata, sir? May ano kami sa ano, yung gusto mo mag... Halimbawa, yung mawala yung sakit mo. Oo, naabang buhay. Paano may sakit ka nang mawala ka ng malay, 50-50, yun. Nagkasakit ka na po ba dati? Oo, nagkasakit na ako, kaya dito ako gumaling. Ano po yung sakit ninyo? Nagatunod. Epilepsy. Ano namanata ka po na wala po siya? Nawala na. Dalawang taon na. Kaya yun, sorte na pa-adapt sa kanilang mista. Sige po, thank you po. Shout out sa akin, napaka-cute ko talaga. Sir, mga ilang taon ka na pong ano? Ilang taon ka na namamanata? Ngayon lang uli. Pero nung elementary ako simula grade 1 hanggang first year. So, anim na taon. Oo. Tapos ngayon lang ulit sundan. Ngayon lang uli. Kasi sa Manila kami nag-stay. Bakit na namamanata, sir? Dedicate na rin saka ano ng mga pamilya ko, na-adapt ko na din sa family ko. Kaya maganda naman. Ano yung gastos mo dyan, sir, sa ano mo? Sa costume mo? Nasa 14 lang ha. 14 ata. 14 lang? Oo. Mascara 6, tapos ito 4. 10. Oh. Tapos yung mga ganito, nasa 4. Sige sir, thank you. Spart. Ano, kamusta? Mainit. Mainit? Mabigat, mabigat siyempre. Sobrang bigat. Sir, anong ganap niya ngayon dito sa Mariones? Wala sir, kundi taga higit lang ng lupit. Okay, mga taga-higit? Yes, ma'am. Okay, stop? Oo. Pamamanata? Pamamanata. Okay, sir, namamanata? Ako po'y first timer. So, bale, gusto kong maranasan yung nararanasan nila. Grabe. Sobrang init. Isa sa pinaka matinding kalaban ng mga namamanata dito. Ayun, sobrang init. Kung ako nga, nainita na ako eh. What more yung ano? Yung mga moryo na naka-coat sila. Tapos naka-maskara sila. Sobrang init.
Tayo bilang tao ay may kanya-kanyang relihiyon, kanya-kanyang pananampalataya at paniniwala. Kita tayo kumukuha ng pag-asa sa mga panahon tayo ay nanghihina o may karamdaman. Sabi nga sa banal na kasulatan, humingi kayo at kayo bibigyan. Humanap kayo at kayo makakatagpo. Kumatok kayo at kayo pagbubuksan. Sabi rin ni Jesus, palad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita.